You touched so many hearts with your song today. Thank you po. Sobrang ganda. Ang daming umiyak. Si Ate Mong Vi, si Karil. Ang daming umiyak. What a beautiful, beautiful rendition of that song. Thank you po. Thank you po. Lahat na tayo dito emotional. Ang dami din mga madlang people na-touch sa iyong performance. Ang ganda-ganda noon. Kasi napaka-popular ng awitin na yan, ha? At alam natin ang lyrics. And maraming pagkakataon na kinakanta natin yan nang basta kinakanta lang natin, di ba? Pero ito yung pagkakataon na parang first time ko siyang narinig. Ang ganda-ganda nung sinasabi mo. Parang binubulong sa tenga ko na, you'll get by with a smile. Diba? Ang ganda-ganda ng mensahe mula sa'yo na isang millennial, parang sinasabi mo sa kapwa millennial mo ngayon na the world is still beautiful. Huwag tayong ma-pressure. Okay, Don't be scared. You'll get by. Matatapos yan with a smile. Ang ganda-ganda. That's so inspiring. Thank you so much. Thank you din po. Ang galing-galing mo namang bata. Hindi ko to kasi napanood eh. Nung wala ako na, nasa tour ako noon. Sobra niyang galing. Napakagaling mo palang bata. Sobra. Parang pinag-usapan nga namin, inspiration din talaga siya sa youth at this point. Na talagang... Ang ganda mong nire-represent ang millennials. Yes. Diba? Kasi yung itsura mo palang millennial na millennial, di ba? Yung talent mo, yung tunog ng boses mo, millennial na millennial. Kasi may mga millennial, di namang sumali rito, pero pag pinanood ng kapwa niya millennial, hindi niya nararamdaman na nire-represent ako nito kasi matanda yung kinakanta, yung boses niya matanda. Ikaw parang, pag nakita ka ng millennial, sasabihin ng millennial, ako yan. Tapos yung mensahe mo sa kanila, tamang-tama sa kanila kasi ngayon nakakalungkot ha, baka hindi niyo po alam ang taas-taas ng suicide rate ng mga millennials sa Pilipinas. Kaya para sabihin mo sa kanilang, you'll get by with a smile, kapit lang, ang ganda nun, that is very timely. Thank you po. May gusto ko bang sabihin sa mga kapwa mo millennials? Kasi hindi naman ako kasali, pero ang dami kong sinabi. Embrace your uniqueness. Diba? Ganda! Ang ganda mong tao. Diba? Ang kita. Ngayon mo lang siya napanood. Hindi ko kasi tinapanood. At saka ewan ko, natatouch mo talaga ang puso ko. Gandang-ganda lang ako sa mensahe ng kanta mo na nanggagaling sa iyo. Para kang maliit na kapatid ko, naiyak talaga ako. Naiyakan natin siya. Para kang maliit na kapatid ko na sinasabi sa akin na, Kuya Tutoy, okay lang. Yung ganun. Hindi ko kasi na-experience yan. Ako yung youngest sa pamilya. So, ito, mag-share na naman ako ulit. Kasi, nung nagpunta ako sa psychiatrist, nung kalagitnaan ng mga panahong depressed ako, na nakikipagkita ko sa psychiatrist, sabi nung psychiatrist sa akin, ng doktor, you're still that little wounded tutoy inside. Sabi niya, you need to be healed. Balikan mo yung kausapin mo yung batang tutoy at sabihin mo sa kanya na, you will be okay. Kasi masyado ka natatakot. Kasi growing up, I felt like I was growing up alone and no one was there to tell me na, Tutoy, okay lang. Okay ka lang magkamali. Kasi feeling ko wala naman akong tatay, wala akong nanay, mga kapatid ko lumalaki na pabayano. Parang ikaw yung kapatid ko ngayong maliit na nakikita yung kuya niya na sinasabi, Kuya, okay lang. Okay lang, Kuya Tutoy, na bakla ka. Kasi diba, ang hirap pag lumalaki kang bakla ka at walang bumubulong sa'yo kung tama ba yung ginagawa mo o hindi. Okay lang. Naguguluhan ka. And once in a while, masarap yung bumulong sa kapwa na you are okay and you will be okay. That's what you did to me today. Thank you so much. I love you. Moving and touching hearts. Yan si Janine. Tawag na tanghalan sa...